Hello po sa inyong lahat! This is me again, ang inyong Ate Mai. And welcome dito sa aking channel. Ito ang channel na magbibigay sa inyo ng positibong buhay. Kaya ano pa ba ang gagawin nyo? Panoorin nyo mga sharing kong ito. I-apply nyo ito sa inyong sarili, sa inyong buhay. Gawin nyo ito ng may paniniwala. For sure na malaking pagbabago ang idudulot nito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Kamusta na po ang lahat? At ngayong araw na ito ay mag-share po ako sa inyo ng panibagong kaalaman. At itong kaalaman na ito ay may kaugnayan sa basil leaves. So ano po ba itong basil leaves? Lahat ng yan tatalakayin natin step by step mamaya po. At ituturo ko sa inyo kung paano ba natin gagamitin ang basil leaves bilang pampaswerte. Ano po? So, bago ako magpatuloy, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy niyong pananood sa aking mga video. Maraming salamat po. At kung kayo po ay hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, huwag niyo pong kalilimutan na i-click ang red subscribe button, ganyan din ang bell button para lagi kayong updated sa mga bagong upload ko. At maraming salamat sa mga bagong subscribers natin ngayon. Halinaway makatulong po sa inyong lahat ang aking mga isinishare sa inyo sa araw-araw. At kung kayo po ay hindi naniniwala sa mga ganitong klase ng usapin, pwede naman po ninyong skip na lang ang aking video. Maghanap na lang po kayo ng mga video na gustong-gusto nyo pong panoorin. Ipinapaalala ko rin po sa lahat na ang mga pampaswerte na isinishare ko po sa inyo sa araw-araw ay magsisilbi nyo pong gabay na kung susubukan nyo pong gawin, maaari makapagdulot po ito ng swerte agad-agad sa inyo. Maaari din namang delay ang dating ng swerte or hindi pa agad ito dumarating. Ngunit, hindi naman ito pwedeng maging dahilan para itigil nyo yan or stop kayong gumawa. Ipagpatuloy nyo po yan kasi as long as naniniwala kayo, ay patuloy na idudulot yan sa inyo. Hindi man ngayon pero sa tamang panahon. So ano nga po ba itong basil leaf? Yeah. Ang basil leaf po sa Tagalog ay balanoy. Ayan. Sinerch po talaga yan sa Google. So kung hindi nyo pa po alam talaga, ayan, papakita ko po ang picture niyan. Yan po ay basil leaf. Nasa Tagalog ay balanoy at iyan po ay mabibili natin sa mga supermarkets. Ano po? Meron po iyan maliit na pot. Iyan, mabibili nyo po iyan ng ganyan. Kasi iyan po ay karaniwang inihahalo sa mga lutuin. Mostly sa mga karne po. Inihahalo po iyan. At iyan ay meron din pong dalawang klase. Isang fresh at isang dry. So, iyan po ang tinatawag natin na basil leaf. Kung meron po tayo na dahon ng laurel na tinatawag nating mabisang pampaswerte po, meron din po tayong basil leaf. Ito po ay maiuugnay din natin sa dahon ng laurel. Ito po ay merong dry, merong fresh. Pero dito sa ituturo kong pampaswerte sa inyo, mas mabisa po or epektibo kung ang gagamitin nyo po ay fresh na basil leaf or dahon ng balanoy. So ano po ba ang pamamaraan na gagawin natin gamit po ang dahon ng balanoy na ito? Unang-una po, maghanda po kayo ng kaserola. Ayan, yung inyong pinaglalagaan po ng tubig. Ano po, so maganda na rin po kayo ng fresh na balanoy. So inuulit ko, kung wala po kayong fresh na balanoy, pwede naman po ang dry. Pwede nyo pong gamitin ang dry. Pero iba pa rin po ang epekto kung ang gagamitin natin ay sariwang dahon ng balanoy. Ano po? So ayan na, kapag nahugasan nyo na pong mabuti ang dahon ng balanoy or ang basil leaves na yan, maganda po kayo ng inyong kaserola na gagamitin. Lagyan nyo po iyan ng mga kalahating tubig. So kung gaano po kalaki ang inyong kaserola na gagamitin, kalahati po niyan ang lagay nyo na tubig. At kung gaano po kadami na dahon ang inyong gagamitin, nasa sa inyo din po. Mas maraming dahon, mas maganda po. So kung naihanda nyo na po iyang kaserola at yung tubig na ilagay nyo na po dyan, buksan nyo na po yung apoy, hayaan nyo po siyang kumulo or mag-init. Kapag nag-init na po siya, ilalagay nyo na po yung nilinis nyo na balanoy. So, kapag nilagay nyo na po yung nilinis nyo na balanoy sa loob ng kumukulong tubig, ay hintayin nyo lang po ng mga ilang minuto lang po. Hindi naman po sobrang tagal. Ano po, pag nakita nyo na talagang umuusok-usok na siya, pwede nyo na rin po siyang hanguin. At ano po ang gagawin nyo kapag natapos na po ninyo ang paglalaga niya ng dahon ng balanoy? Ilalagay nyo po iyang kaserola na yan diyan po sa may bukana ng inyong pinto.
hayaan nyo lang po yan dyan. Siyempre, mainit po siya. Kailangan make it sure wala pong makakagalaw niyan dahil baka mapaso po. Ano po, hayaan nyo lang po yan dyan sa inyong bukana ng pinto kasi ang purpose po niyan kaya natin nilalagay dyan sa bukana ng inyong pinto para maitaboy po niya or mahigop niya ang mga negative energy. Ano po na pumapasok diyan sa loob ng inyong bahay. So, pansamantala diyan nyo lang po yan ilagay. Pero habang ito po ay nandiyan sa inyong pintuan, pwede po yung usok niya, ipausok niya rin yung sarili niyo. Ano po, para natataboy yung mga negativity diyan sa inyong katawan. Yan po ang purpose niyan. Kaya napaka-importante po. At kapag na tapos na po at medyo na feel nyo na maligamgam na po yung tubig niya, kumuha po kayo ng palanggana. Ilagay nyo po yan diyan. Yang inyong pinaglagaan ng dahoy na balanoy na yan, diyan sa palanggana. At ano po ang gagawin nyo? Kumuha po kayo ng upuan. Umupo po kayo at inyong ibabad ang inyong kamay at ang inyong paa na mga 5 o 10 minuto. Umupo lang po kayo at mas maganda po nagmamotivate po kayo habang kayo ay nakaupo. Ano po, itaboy nyo po yung mga negatibong enerhiya na yan na bumabalot sa iyong katawan at dumarating sa iyong bahay. Ano po, itaboy nyo po lahat ng yan kasi iyan yung dahilan kaya ang mga swerte na yan ay hindi makapasok agad-agad sa inyong bahay. So, iyan po ay gagawin nyo tuwing Martes or Biyernes, mas maganda po sa umaga at mas maganda po kapag gagawin nyo po iyan ay nakaligo na po kayo para malinis na malinis po kayo. Ano po? So, balik po tayo doon sa pagbababad ng inyong paa at ng inyong kamay. So, kapag natapos na po ang 5 o 10 minuto na ibabad nyo na po iyan, huwag nyo pong pupunasan ang inyong kamay at ang inyong paa. Hayaan nyo po siyang matuyo ng hangin. Huwag na huwag nyo pong pupunasan. At kapag natapos na po yan, yung inyo pong tubig na ginamit na pinaglagaan ng dahon ng balanoy, hindi nyo po iyan itatapon kung saan saan. Alam nyo ba kung saan nyo po pwedeng itapon yan? Itapon nyo po yan dyan sa harapan ng inyong bahay or kung may gate po kayo yung kalahati, itapon nyo po doon sa may gate nyo. Ano po ang dahilan bakit po natin itatapon yan dyan? Para yung mga negativity po. Iyan ang makakapagtaboy ng mga negativity na hindi makapasok basta-basta sa inyong bahay, lalo na sa gate. Dahil syempre, gate po ang unang pinapasukan, mas maganda din po na itatapon din po natin yung ibang natira na pinaglagaan nyo ng dahon ng balanoy diyan sa inyong gate. So, iyan po ay hindi nyo gagawin isang beses lang. Pwede nyo pong i-maintain na gawin yan every week. So, kung every Friday po kayo gagawa niya, mas maganda po, mas makakatulong po iyan sa inyo. Make it sure po na kapag natapos na kayong magbabad ng inyong kamay at paa, at iyan po ay hinayaan nyo ng matuyo dahil sa hangin, hayaan nyo po muna iyan ng mga 1 oras. Huwag nyo po muna siyang babasain. So, makalipas po ang 1 oras, pwedeng-pwede nyo na po siyang basain. Siyempre, may mga ginagawa din kayo dyan sa inyong bahay. May mga trabaho din kayo. Kaya after 1 hour po, pwedeng-pwede nyo na po siyang basain. At iyang itinuro ko po sa inyo ay isang uri ng paglilinis po. Para mataboy natin yung mga negative energy na yan at the same time, maakit natin ang swerte na pumasok sa iyong buhay, sa iyong bahay. Kasi nga po, di ba sinasabi ko sa inyo na ang dahon ng laurel ay katulad din po ng dahon ng balanoy na ginagamit din po pampaswerte. So, iyan po ay napakabisa kung gagawin nyo at makakatulong po iyan sa inyo kung i-maintain nyo pong gawin every week. Kasi patuloy na dudulutan kayo na to ng swerte. At the same time, alam niyo ba yung mga unexpected na mga pangyayari na basta na lang may dumarating sa inyo na biyaya na di nyo inaasahan. Iyan po ang pwedeng maging epekto niyan sa inyo kung gagawin nyo po iyan. At wala din po namang masama kung paniniwalaan po natin, di po ba? At kung gagawin natin, kung ito naman ay makakapagdulot nga sa iyo ng swerte, mas lalong maganda. At unang-una, syempre, bago natin gawin ang mga ganitong pamamaraan, kailangan i-ready mo yung sarili mo. Kailangan
handang-handa ka at naniniwala ka 100% sa gagawin mo. At kailangan nakafocus talaga yung sarili mo na ang purpose mo is maitaboy ang mga negative energy na yan at ang isipin mo, maraming swerte ang dumating sa'yo, ang idulot sa'yo. Iyan po lagi ang iisipin natin habang tayo ay gumagawa ng mga pampaswerte yan. At huwag din pong makakalimot na humiling. Palagi lang po kayong hihiling every time na gagawa po kayo ng mga pampaswerte na ito. At ang pinaka-importante ay ang pagdarasal po. Ano po? Mas maganda nga po habang tayo gumagawa nito or bago tayo gumawa nito, magdasal muna tayo para i-guide kayo ni Lord na talagang ipagkaloob sa inyo ang inyong mga kahilingan. So I hope makatulong po ito talaga sa inyong lahat. Kung gagawin niyo po ito, diyan sa inyong tahanan. At bago po ako magtapos, dito sa aking sharing na ito ay mag-shoutout po muna ako. Sina-shoutout ko po sina Josephine Purigay, Edith Ligot, Rosie Figuera, Joy Gonzalez, Marcelina Rabilos, Joanne Mula, Vicenta Mosende, Elohio Matote, Maria Baldisanso, at ang kahuli-hulihan po ay si Ana Luparadero. Thank you so much po sa inyong lahat sa patuloy niyo pong pananood sa aking mga video. At palagi ko pong dasal, makatulong po talaga ito sa inyong lahat. Dahil iyan lang po talaga ang gusto kong mangyari. Ang makatulong po ito sa inyo at makapagdulot po ito ng swerte. I hope na magkita-kita po tayo sa mga susunod kong video muli. At kung nagustuhan niyo po ang aking video, please don't forget to give me a like. Ayan, shout out po sa inyong lahat dyan. And mag-iingat po palagi. God bless everyone. Thank you all for watching. Bye!